Magandang araw! Kumusta kayo? Narito ulit ako si Teacher Lala upang gabayan kayo sa inyong pag-aaral sa asignaturang Matematika. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa pagpapakita ng pagpaparami sa bilang 1 hanggang 10 sa pamamagitan ng bilang na 2, 3, 4, 5 at 10. Sa mga nakaraang aralin ay natutuhan mo na kung paano ilarawan at isulat ang ilan sa mga properties of multiplication o pagpaparami gaya ng identity property, zero property at commutative property. Sa araling ito ay matututuhan mo pa ang iba't ibang pamamaraan ng pagpaparami o multiplication mula 1 hanggang 10 na may multiplier na 2, 3, 4, 5, at 10. Sa pagpapatuloy, suriin natin ang nasa larawan. Maaaring gamitin ang arrays upang lubos mong maintindihan ang pagpaparami. Ang arrays ay ang kaayusan ng mga bagay ng pahanay o rows at pahilera o column gaya ng inyong nakikita. Tignan ng mabuti kung paano ipapakita ang multiplication sentence ng hanay ng mga bulaklak. May 2 hanay ng 5 bulaklak. Ang multiplicand natin ay ang bilang ng hanay at yun ang bilang na 2. Ang multiplier naman ay ang bilang ng mga bulaklak sa 1 hanay at yun ang bilang na 5. Kaya ang multiplication sentence natin ay 2 times 5 at ang bilang ng lahat ng bulaklak sa 2 hanay ay 10. At para kunin ang sagot sa pamamagitan ng repeated addition, ilang ulit tayo magdadagdag ng 5? Tama, 2 beses. Kaya 5 plus 5 equals 10. Isa pang halimbawa. May multiplication sentence tayo na 10 times 2. Unahin nating i-multiply ang nasa ones place. 0 times 2. Alalahanin ang zero property of multiplication. Kahit anong bilang na i-multiply sa 0, ang sagot ay 0. Dito naman tayo sa tens place. Gamit ang multiplier na 2, i-multiply natin ito sa bilang na nasa tens place na 1. 2 times 1 is equals to 2. Ang sagot ay 20. Para sa inyong gawain, isulat ang mga sumusunod na multiplication sentence. Sagutin ang mga ito. Gawin ito sa iyong kwaderno. Dito nagtatapos ang ating aralin tungkol sa pagpapakita ng pagpaparami sa bilang 1 hanggang 10 sa pamamagitan ng bilang na 2, 3, 4, 5, at 10. Paalam!